Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa aming garden. Wow! Maganda ba guys? Yung aming garden. Ayan. So, dito ngayon tayo magluluto. So, magluluto tayo guys gamit ang palayok. Kasi mas masarap magluto daw sa palayok. And na-testing ko na siya at totoo. Hindi siya fake news guys. Totoo siya. Tapos dito natin siya isasala. Diba? Mami, anong matawag dito? Yan, si Mami daw yung magluluto. Say hi! Tawag dito, Mami? Pala na ube. Ayan. So, bago tayo magluto, itour ko muna kayo sa aming garden. Ayan. Sobrang init kasi ngayon, no? Ayan, pero ipakita ko sa inyo. Natin ngayon ay style dinding. So, ang dinding is parang pinagsama-sama siyang gulay na ilalagyan mo siya ng bawang, sibuyas, then konting paminta at asin. So, siya dito sa probinsya is sikat na parang sinabawang gulay na laging ulam namin. So, ipaghahalo-halo mo lang dun yung
bawang, sibuyas, then sitaw, talong, kalabasa, at kamatis. Usually, yun yung mga gulay na pinaghalo-halo dito sa dinding-ding na ginagawa namin. So, dito sa probinsya namin, sikat siya na pagkain ng mga Pinoy. Ayun, so guys, nilagyan din pala namin siya ng okra para mas maging thick or malapot pa yung sabaw namin dun sa pinaghalo-halo namin gulay. Then, nilagyan din pala siya namin ng kamote para din mas pang-add ng flavor dun sa aming ulam. So, ngayon guys, hugasan na natin siya or isusok natin siya sa water. So, pwede nyo rin lagyan yung tubig nyo ng baking soda or asin para mas mahugasan natin ng malinis or ng mabuti yung ating mga gulay bago natin siya lutuin. So, ngayon guys, magpa-final rinse na tayo or magpa-final wash na tayo ng ating mga gulay. So, dahil nga nababad naman natin siya kanina dun sa ating asin or baking soda na may tubig, pwede na tayo mag-final wash ng ating mga gulay kasi sigurado namang malinis na siya. So, ngayon guys, pagsasama-samahin na natin yung ating mga gulay. So, ang gagamitin nga pala nating lutuan ay palayok. So, ito yung mga traditional na ginagamit sa pagluluto. And kami, meron pa rin kami dito sa bahay. And nung na-try ko kasi siya na gumamit ako ng palayok dun sa mga niluluto ko, in fairness naman talaga, mas masarap mga nagiging putahe. Ayun, so guys, yung final na yan, nilalagay namin ngayon is yung inalamangan. So, optional lang naman to guys. Pwedeng hindi nyo siya lagyan kung ayaw nyo ng lasa. Pero kami okay lang kasi para sa amin mas nakakadagdag ng flavor yung inalamangan na nilalagay namin. Mas masarap kasi yung ulam namin or yung dinding dahil dito. Then, ito na yung last. Lalagyan lang natin siya ng at least 1 cup na tubig para nga doon sa sabaw natin. Kung gusto nyo mas marami yung sabaw nyo, pwede nyo siyang dagdagan. Pero kami okay na yun sa amin. So, ayan na. Doon sa uling at doon sa aming
Bakalan, yan, dyan na kami magluluto. So, inapuyan lang namin siya. And, yun na guys. Intayin lang natin siyang maluto after 15 to 20 minutes. Ayun guys, so ito naman ngayon yung ginangang isda or gangang isda. So medyo hindi ko na nakita yung procedure kanina kasi nga nagsalang pa ako ng manok sa oven. So ang gangang isda naman is madali lang siya guys, pinagsama-sama lang siya na bawang, paminta, asin, and kung gusto nyo malagyan ng kamyas or kalamyas, and then konting tubig, sama-sama lang sila guys, and suka. Then yun na siya guys. Pwede nyo na siyang isalang at mag-wait po kayo ng 10 to 15 minutes para maluto yung ating ginangang isda. Ayun guys, so habang hinihintay natin yung ating mga niluluto, kita ko muna ulit sa inyo yung aming garden. Enjoy guys! Ayan nga guys, so naka 15 minutes na tayo. And as you can see, medyo luto na yung ating dinding. So hinihintay na lang natin medyo lumambot pa yung ating mga gulay para mas masarap siya. So, silipin naman natin ngayon yung ating ginangang isda. So, ayan, malapit na rin siyang maluto. Mabilis lang naman kasi talaga siyang maluto. And napakasarap nito guys. Pag natikman nyo siya, eto na lang yung gagawin nyo sa isda nyo kaysa magprito kayo ng isda. So, ayan guys, luto na ang ating mga ulam. So guys, huwag nyo nga palang kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at mag-comment na rin kayo kung may mga naiisip pa kayo or gusto na i-content dito sa aking channel. So guys, thank you for watching and see you on my next vlogs! Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye!